Ang hirap maging teacher, putang ina, nakakapagod. Okay, kamusta mga kabatang? Ay, nako. So, kararating ko lamang ngayon galing sa aking part-time job at ngayon ay Thursday night. Grabe, hindi matatawaran yung aking pagod ngayong araw na ito. Sobra. Itong week na to talagang nakakapagod. Grabe, daming trabaho sa school. Ayan. So, actually, talaga naman yung Thursday ang aking busiest day. Kasi unang-una, ang klase ko ay anim na klase. Imagine. Dire-diretso yun, walang poknat. Hindi, meron namang 1 hour na break. Kaya lang, oh my goodness. Kapagod. Actually, 5 lang talaga yung klase ko, yung aking subjects. Kaya lang yung pang-anim, extra class yun. Yun naman ay may extra bayad din. Kaya okay lang din. Pero nakakapagod pa rin. And then after ng aking extra class sa school, pupunta pa ako sa part-time job ko. And ngayon ay Thursday from 5 o'clock to 6:30, 1.5 hours pa yun. So, nakapagod. As in, feeling ko talaga hindi mababayaran talaga yung aking pagod today. Parang walang katumbas na halaga. Grabe, nakapagod. Yeah. Anyway, yan, share ko lang sa inyo yung aking binili sa Robinson. Hindi ako bumili ng rice. Kasi meron mga, actually, may mga buy one take one pa rin naman. Kaya lang, dahil nga sa sobrang pagod ko today, feeling ko kailangan ko ng pambawi ba? Maging healthy living. So yung I decided na bumili na lang nitong salad. Ito. Ang ganda naman siya, kaya lang, ewan ko lang kung lasa nito. First time kong bumili ng salad dun sa salad bar ng isang supermarket dito. Hindi pinupuntahan ko lagi. Yan siya, mix siya na vegetables. May lettuce, may bato, may carrots, may squash, may red beans, may bell pepper, may corn, may green peas. Kamote ba to? Kamote. Yan, basta. Buksan ko nga. Yan. Ito ay, magkano ba to? O, 59 baht. 59 baht. Okay na din. Sobrang dami niya. 59 baht. So, nag-decide akong bumili nito kasi nga, feeling ko sana, mabawi ko man lamang yung aking abuso sa katawan today. Ngayong week na to, sobrang pagod kami. Lalo, ako din lalo na. Kasi nga, nagdagdag pa sa pressure namin ngayong week na to, kaming dalawang Pinoy na teacher dun sa aming school. Kasi ngayong week na to, dapat ay mayroon kaming reading test. Yung mga estudyante namin ay i-evaluate nila, reading yung English, syempre, ano yun? Tawag dito, added pressure yun. At ito pa, kanina, mga after lunch, habang kami ay nagkukwentuhan dun sa faculty na ako, nung kababayan natin, aba, tumawag sa kanya yung, ewan ko kung head siya ng English department na yung tumawag sa kanya, na sabi ay bibisita daw yung director at saka yung mga taga-municipio or Tesaban. Yung Tesaban, generally speaking, saka technically speaking, sa kanila nang gagaling yung aming mga sweldo. Yan, dumadaan lang sa mga school. Sila nagfa-fund ng aming sweldo. So, pagka ganun, syempre, eh, hindi in-announce eh. Hindi un-announce yung pag-demo. Ay, grabe yung aming pagod kaming dalawang teacher kanina. Talagang lahat ng aming available resources. Ginawa namin. Buti na lang talaga marami akong mga resources na mga materials na ano. Ah, siguro naghanda lang kami 1 hour? Less than 1 hour? Sabi, darating na daw. Yun ay darating na daw yung director, itas director pa ng school. Yun, mag-i-evaluate daw, magpanunood din daw kami magturo. Siyempre, sobrang, ay, lalo kong na-stress. Tapos, kain tayo, sabi namin, darating na daw ng 1:30 to 2 o'clock.
132 o'clock, medyo na-relax ko ng konti. Although, may kaba pa rin kasi magda-demo, unplanned, unannounced. Ay, Diyos ko, Lord. And then, yun na. Tapos, 2 o'clock, wala pa rin. Tapos, sabi, baka daw mga, ano, mga 2:30 dumating. Mga 2:30 na dumating. Ay. Mag 3:15 na, 3:10 na yata, walang dumating. Hindi dumadating. Eh, ang klase ng mga bata sa school namin hanggang 3:30 lamang. Yung regular class. Eh, di, mga 3:10, sabi, ay, cancel daw. Hindi na daw darating yung ano. Diyos ko, grabe. Sobra, sobrang pagod. Yan, pero, wala ito. Pero no choice, this is trabaho to, bilang teacher. Tsaka ito yung pinili ko, na dito ang trabaho. Yan, anyway, going back dito sa salad, yan, ang hirap. Ang hirap talaga. Yan, bumili din ako ng dressing separately. Ito ay 20 baht yata. Hindi mo ako sanay kumain ng mga healthy food. Hindi ako sanay. Yan. Ay, para siyang ano. Para pala siyang cheese whiz. Tignan natin. Ang lasa nito. Para siyang mayonnaise. Mayonnaise lang. Parang mayonnaise siya. Okay naman. My goodness. Talaga. Kaya after nito, kain ko. Sipili lang ako. Toothbrush lang ako and then higa na ako. Ah, ang grabe. Mga good. Diyos ko, Lord. Woo! Ang hirap maging teacher. Putang ina, nakakapagod. Grabe. Sige na, paalam na. Update ko lamang kayo.